Walang nakakaunawa noon kung bakit hindi lumilisan ng isang aso sa puntod ng taong hindi naman pamilyar dito. Kaya sinuri ng mga pulis ang puntod at hinukay. At dito nangyari ang bagay na hindi nila inaasahan. Naganap ito isang umaga ng Linggo kung saan ang araw ay umilaw na sa pagitan ng bawat ulap sa kalangitan. Iniilawan ang buong sementeryo ng Hope Village ng malaginto nitong sinag. Nag-aawitan na rin ang mga ibon para batiin ang lahat sa isang bagong umaga at ang mga tao doon ay nagsisimula ng magsigising. Sa lugar, isang dalagang babae na nagngangalang Luisa ang nagdesisyong dumalaw sa puntod ng kanyang ina na madalas naman itong ginagawa bago magtapos ang Linggo. Dala ang bukay ng sariwang bulaklak sa kanyang kamay. Ang babae ay marahang naglakad sa makitid na daanan ng sementeryo na napapaligiran ng mga lapida at mga kapunuan hanggang sa marating na niya ang lugar kung saan namamahinga ang kanyang ina. Si Luisa ay isang 17 taong gulang na dalaga na may mahaba at brown na buhok at magandang mata na nagsisilbing refleksyon ng kanyang kabutihan. Sa bayan na iyon na pinanganak at lumaki si Luisa at maraming nakakakilala sa kanya bilang isang mabait at mapagmahal na tao, lalo na sa mga hayop. Ang kanyang ina na si Helena ay humao 5 taon na ang nakakaraan dahil sa isang malalang karamdaman. Nag-iwan ang pangyayari na iyon ng butas sa puso ni Luisa, lalo't si Helena ay isang malakas, matalino at mapagmahal na babaeng palaging naandyan para sa kanyang anak para suportahan ito at pangalagaan. Si Helena ang dahilan kaya natutunan ni Luisa ang kahalagahan ng pagmamahal at respeto hindi lamang sa tao kundi maging sa mga hayop at kalikasan. Siya, sa kanyang pagdadalaga, ay ganap nang naging veterinarian at nakakabilib na environmentalist. Simula nang yumao si Helena, ay Linggo-Linggo nang dinadalaw ni Luisa ang puntod ng kanyang ina, dala ang isang bukay ng rosas at puso niyang nangungulila. Naniniwala si Luisa na sa kanyang ginagawa na iyon ay mabibigyan niya ng buhay ang memorya ng kanyang ina at maging ang naiwan nitong legasiya. Pagkadating ni Luisa sa puntod, ay kapayapaan ang bumungad sa kanya kagaya ng normal na nangyayari maliban sa isang bagay. Dito ay nakita niya ang presensya ni Loyal na ilang metro lamang ang layo mula sa kanyang pinupwestuhan. "Hello Loyal, anong ginagawa mo rito?" Wika ni Luisa sa aso na may paglalambing. Si Loyal ay isang aso na matagal na ring nagpapagalagala sa kanilang bayan. Mataas din ang respeto ng aso kay Helena dahil ito ang nagbabantay sa kanya nung siya'y tuta pa lamang. Dahilan para lumaki si Luisa na halos kasama ang asong si Loyal. Mas napipili ng aso na manirahan sa kalsada ng bayan kung saan ito mas nakakaramdam ng kalayaan. Kilala din ito at minamahal ng mga taong naninirahan doon na palagi siyang pinapakitaan ng kabutihan at binibigyan ng makakain. Sadyang mapagmahal at matalinong aso si Loyal na mas minahal pa ng karamihan dahil sa pagiging tapat nito at nakakahawang enerhiya. Sa kabila ng kawalan ng tirahan, ang aso ay napamahal na sa komunidad na kailan may hindi ito pinabayaan. Ang aso ay simbolo ng pag-asa at pag-ibig na nakikita ng lahat bilang mabuting kaibigan at kasama. Siya ngayon ay naiiba, nakahiga sa isang bagong hukay na libingan. Ang mga mata nito ay alerto at waring may misyong nais ipahiwatig. Nagawa namang obserbahan ni Luisa ang paggalaw at kakaibang ikinikilos ni Loyal na parabang merong ginagwardyahan at naungol na parang may nais sabihin. Dahil sa pagmamahal at puso ni Luisa sa mga hayop, ay alam na niyang may hindi tama kay Loyal na dapat nitong malaman. Dahan-dahang nilapitan ni Luisa ang aso sa puntod kung saan ito nakahiga para hindi ito matakot. Doon ay inilapit ni Luisa ang kanyang kamay para anyayahan ang aso na amuyin ito. "Loyal, ako ito, si Luisa. Halika, tara dito, hindi kita sasaktan." Sambit ni Luisa gamit ang malambing niyang boses. Dahil nakilala naman ang aso si Luisa, ay hinayaan lamang siya nito na manatili doon pero hindi ganoon kalapit. Napatitig lamang si Loyal kay Luisa gamit ang tila nababagabag nitong mga mata na parabang may nais itong sabihin na importanteng bagay. Nakadama si Luisa ng pagkanais sa kanyang puso na investigahan ang puntod. Sinubukan niyang lumapit pa sa puntod pero nagalit si Loyal at nagtatahol ng malakas dahilan para siya ay mapahinto. Pero mula sa kanyang pwesto
ay malinaw na nababasa ni Luisa ang pangalang nakalimbag sa batong lapida. Isang pangalan na hindi pamilyar kay Luisa at hindi niya kilalang taga doon sa kanilang lugar. Napansin na rin ni Luisa na ang damuhan sa paligid ng puntod ay parang nahawi na ng todo at nagtatanggalan dahil sa hukay na malamang ginawa ni Loyal na waring may nais itong kunin mula sa ilalim. Ilang minuto din ang lumipas bago nagawang amuhin ni Luisa ang tila nangangambang si Loyal. Napakalma niya ito at nangako nga alamin niya kung ano talaga ang nangyayari. Agad na inilabas ni Luisa ang kanyang telepono para matawagan ang taong in charge sa sementeryo para sabihin ang ikinikilos na kakaiba ng aso. Pumunta ka na kaagad dito. May bagay dito na mali. Nang ang caretaker ng sementeryo na si Joseph ay dumating na sa eksena, ay napansin kaagad nito ang kakaibang pagkabagabag ni Luisa at kakaibang ikinikilos ni Loyal. Si Joseph may edad na ring lalaki na may matagal ng karanasan sa pangangalaga ng sementeryo. Kilala niya ang aso at hindi pa niya ito nakikita na magpakita ng agresyon sa kahit sino man. Kaya naman, ang sitwasyon ay talagang nakakaduda. Luisa, ano bang meron dito? Bakit masyado kaya itang nagiging irritable? Hindi ko alam, sir. Ayaw niyang lapitan ng kahit sino man ang puntod na yan na para bang pinoprotektahan niya ito sa isang bagay o di kaya'y sa atin. Si Joseph ay napatingin naman kay Luisa at Loyal. Pilit na inuunawa ang sitwasyon. Agad binasa ni Joseph ang nakasulat sa lapida para malaman kung sino ang nakalibing doon na bigla itong pinagtatahulan ni Loyal. Hey, hey, kalma ka lang. Ako to si Joseph. Nandito ako para tumulong. Sa kabila ng pagpapakalma ay mas lalo lamang nagiging agresibo ang aso habang siya ay lumalapit. Indikasyon na hindi nito hahayaan ang kahit sino man na lumapit sa puntod anuman ang mangyari. Si Joseph ay labis na nagtaka at nangamba sa inuugaling ito ni Loyal. Luisa, kilala natin si Loyal. Hindi ko pa siya nakikita na umaakto ng ganito. Malamang na may kakaiba dito na hindi natin nalalaman. Sa palagay ko nga, sa tingin ko'y kailangan na nating tumawag ng mga pulis para makatulong. Malaki ang posibilidad na may importanteng bagay sa puntod na nais ipakita sa atin ni Loyal. Ang dalawa ay parehas namang sumang-ayon sa idea na iyon at nagdesisyong kontakin na ang mga pulis. Matapos iyon ay kinakabahan na silang naghintay habang si Loyal ay nakabantay lamang at nakatitig sa puntod na pinoprotektahan ito. Maya-maya pa ay ganap na ring nakarating ang mga pulis kasabay ng mga mamamayan ng lugar na nagsimula na ring magsipuntahan sa sementeryo dahil sa maliit nilang bayan ay mabilis na kumakalat ang balita. Ang lahat ay naging interesado na malaman kung ano ang nangyayari. Ang aso na determinadong protektahan ng puntod ay nanatili pa rin nakatindig sa kanyang posisyon na parabang nag-aabang na lamang kung ano ang susunod na mangyayari. Pero wala ni sino man doon ang nakaisip o nag-akala sa biglaan nilang matutuklasan. Ang mga otoridad, dala ang seryoso nilang mga tingin, ay lumapit kaagad kina Luisa, Joseph at Loyal. Magandang umaga mga kaibigan. Sinabi niyo sa tawag na merong kakaibang problemang nagaganap dito. May sasadula niyo ba sa akin ng detalyado kung ano ang nangyari? Sir, ang aso na ito ay bigla na lamang naging agresibo pagdating sa puntod na iyan. Walang hinahayaan ang aso na lumapit sa puntod na para bang may pinoprotektahan itong isang bagay. Lalo't may bakas na ang lupa bilang indikasyon na nakapaghukay na ang aso. Kaya naisip namin na mas maganda na matawagan kayo para maimbestigahan ang sitwasyon. Habang ang pulis ay nakikipag-usap kay Joseph at Luisa, ay ang mga taong naroroon naman ay nagkaroon ng pagbubulungan. Nagkaroon ng kanya-kanya nilang haka-haka sa kung anuman ang pwedeng mangyari. May nagsasabing baka may naamoy si Loyal na kayamanan. May iba naman na sadyang kilala si Loyal na hindi agresibo, kaya alam nilang may mas malalim pang dahilan ng lahat, na marahil may droga o kung anumang kakaibang bagay na nakabaon doon na pwedeng maging delikado sa lahat. Nagsimula na rin ang mga otoridad para mapakalma ang hayop at makuha ang tiwala nito. Kumalma ka lang, nandito kami para tumulong. Titingnan lang namin kung ano talaga ang meron dito, okay lang ba? Si Loyal na medyo naging irritable na dahil sa presensya ng napakaraming tao ay nagsimula ng umungol ng may pagkagalit na para bang nais nitong palayasin sa kanyang paligid. Nagawa na rin mag-usap-usap ang mga pulis para planuhin ang dapat nilang gawin. Kailangan natin ng court order bago mapakailaman ang puntod para natin maimbestigahan. Sa ngayon ay kinakailangan natin i-isolate na muna ang lugar.
Matapos harangan ng mga otoridad ang puntod na kinalulugaran ni Loyal, ay pinakiusapan na nila muna ang mga tao na lumayo ng bahagya para na rin sa kanilang kaligtasan dahil may posibilidad na manggagat ang aso kapag nagpumilit ang sinuman na lumapit. Ang ginagawang pagprotekta ng aso sa puntod ng isang lalaki na nagangalang Ruan na hindi naman pamilyar sa lahat ay mabilis na nagkalat sa maliit nilang bayan, dahilan para sila ay magka-interes at mapaisip. Matagal nang naghihintay ang lahat para sa kasagutan. Ilang oras ang makalipas, sa wakas ay nakatanggap na rin ng mga pulis ang kinakailangang judicial authorization para mahukay ang puntod at maobserbahan kung ano man ang meron dito. Habang ang lahat ay nakikinood lamang mula sa malayo, ang mga pulis ay nagsimula ng maghukay at magpiko. At habang kanila itong ginagawa, si Loyal ay walang tigil na nagtatahol, waring nag-aalala sa kung anumang po pwedeng mangyari. Si Luisa ay lumapit para yakapin ang aso, na parabang si Luisa lamang ang hinahayaan ni Loyal na lumapit sa kanya. Iniiwasan ni Luisa na bigla na lamang tumakbo o talunin ni Loyal ang mga pulis habang sila'y naghuhukay. Si Joseph at Luisa ay sadyang kinakabahan, maging ang mga tao ay pinagpapawisan na sa pagkakaba, nangangamba sa kung anumang pwedeng mangyari. Walang ibang nagiging atensyon ang lahat kundi ang puntod. Si Loyal, ang alaga na ng halos lahat sa lugar, ay nagtatahol na para bang nagmamakaawa sa mga pulis na mag-ingat sila sa kanilang ginagawa. At kahit sino man na nakakakilala kay Loyal ay makikita ang refleksyon ng takot at pag-aalala sa mga mata nito. Ang mga otoridad naman na nauunawaan na ang pagkaseryoso ng sitwasyon at labis na pagkabagabag ng mga tao ay nagsikap ng maayos at maingat nang hindi sila makasira ng kahit na anumang pwedeng ebidensya. Habang lumalalim ang hukay, ay mas lumalalim din ang pagka-interes ng tao na nanunood sa kanila. Wala ni sino man ang nakakaalam sa kanilang matutunghayan. Matapos ang ilang oras ng mahirap at maingat na paghuhukay, ay pinagpawisan at hinihingal ang mga pulis na narating ang kabaong. Kasabay ng sinag ng araw na umiilaw sa paligid, ang mga tao ay labis na nakasubaybay sa bawat pagkilos na ginagawa ng mga otoridad. Ang mga usap-usapan at espekulasyon ay mas nagdadagdagan labang habang nagtatagal. Ang hangin ay umihip ng malakas sa kapunuan na nagpapawagayway sa puno na parang nagpapahiwatig na ang kalikasan ay interesado ring marasolba ang misteryo. Ang mga pulis na nakakita ng importansya ng kanilang ginawa at dahil sa mapanuring tingin ng mga nakasubaybay ay huminga na muna ng malalim bago buksan ang lid ng kabaong. Mag-ingat tayo, hindi natin alam kung anong pwede nating makita. Dahan-dahan ang binuksan ng mga pulis ang kabaong na sinabayan ng malalakas na pagtahol ni Loyal na parang inihahanda ang lahat sa kanilang makikita. Ang ilan sa mga tao ay napasign of the cross na lamang sa pagkakaba habang si Joseph at Luisa ay patuloy pa rin kinakabahan. Pagkabukas ng kabaong, inatunghaya na ng mga pulis ang isang eksenang hinding-hindi nila malilimutan. Nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla at halos hindi ito mapaniwalaan. Diyos ko, imposible itong mangyari. Ang isang pulis naman ay agad na nagsisigaw sa mga taong naroroon. Tumawag ng ambulansya ang kahit sino man sa inyo. Ang takot sa mata ng pulis na iyon ay nagbigay din ng takot at labis na pangamba sa mga taong naroroon. Ngayon lamang sila nakakita ng ganoong nakakatakot na ekspresyon sa isang pulis. Kaya alam nilang kung ano man yon na kanilang nakita ay isa itong seryosong bagay. Maya-maya pa ay madidinig mula ang palakas na sirena ng papalapit ng ambulansya. Si Loyal ay nagpatuloy pa rin sa pagtahol na parabang nais nitong biglang bigyan ng babala ang lahat. Ilang sandali pa, ang katotohanan ay ganap nang naibunyag. Sa loob ng kabaong ay isang binata na nasa 18 taong gulang, namumutla na sa pagkaputi at nanginginig ang buong katawan. Nakatali ang mga paa at kamay nito at nakatakip ang bibig. Ang mga mamamayan ng bayan ay natahimik sa pagkagulat. Ang bawat sandali ay naging pambihira na ilang sandali din ang kailangan ng lahat para maunawaan ang nangyari. Nagtataka ang lahat kung paano pang nabuhay ang binata sa ganoong kalagayan. Niligtas ng aso ang buhay ng binatang ito. Ang asong yan ay isang bayani. Ang lahat ay napabilib at napaiyak. Nagpapasalamat sa Diyos para sa malahimalang nangyari. Agad na inalis ng mga rescuers ang binatang nakagapos sa loob ng kabaong habang ang mga pulis naman ay kinokontrol ang kaguluhan at dami ng tao sa paligid. Agad namang sinuri ng isang nurse ang vital signs ng binata. Pagkatapos ay mabilisan na nila itong dinala sa pinakamalapit na ospital.
Kailangan nilang maging maingat, malamang na trauma ng husto ang tao at labis na napinsala kaya sadya itong pinangangalagaan. Nang matunghayan ni Loyal na ang binata ay ganap ng natulungan at ligtas na, ay dito na lamang ito nagsimulang maging kalmado at mahinahon. Si Luisa ay napaluhan na lamang sa pagkabilib, sa ginawang katapangan at ipinakitang determinasyon ni Loyal. Loyal, ang galing mo. Nagawa mong iligtas ang buhay ng binatang iyon habang buhay naming pasasalamatan ng iyong kabutihan. Nang dalhin na ang binata sa ospital, ay dito na tumalon at nanakbong bigla si Loyal para sundan ang ambulansya para doon naman magantay sa labas ng ospital, buong magdamag. Ang mga mamamayan ng bayan ay mas lalo pang naguluhan at napaibabawan ng napakaraming mga tanong kung sino nga ba ang binata na iyon, paano siya nailibing ng buhay at paanong nalaman ni Loyal na naroroon siya. Lingid sa kaalaman ng lahat na sa kabilang syudad na may daan-daan ding milya mula sa kanila ay naninirahan ng isang milyonaryo na nagngangalang Robert. Nagmamay-ari siya ng malaking technology company at nagawang magtaguyod ng kanyang yaman mula sa wala. Isang araw ay nakatanggap ang milyonaryo ng isang hindi inaasahan at masamang offer. Isang kasunduan sa pagitan ng isang delikadong gang na aktibo sa kanilang syudad. Ang mafia group na iyon ay nais si Robert na tulungan silang makapagnakaw sa sarili niyang kumpanya. Pero tumanggi ito at tinakot pa silang isumbong sa mga otoridad. Kaya naman, ang mga masamang grupo na iyon ay nagsagawa ng paghihiganti. Kinidnap nila ang binatang anak nito na si Ruan para magdemand ng ransom. Ginawa naman ni Robert ang lahat para maisalba ang buhay ng anak at sumang-ayon na magbayad ng napag-usapang halaga. Pero matapos makuha ng grupo ang pera, ay nagawa pa rin ng mafia na tumakas dala si Ruan bilang patunay sa sinabi nilang pagsisisihan nito ang ginawa sa kanilang pagtanggi. Dinala ng grupo na iyon ang nakagapos pang binata at tahimik na bayan ng Hope. Sa main cemetery, doon kung saan nagawa nila itong ilagay sa kabaong, ilibing sa isang bakanteng lupa at gawan ng lapida. Kinuna nila ito ng larawan at pinasa kay Robert para ito ay magdusa at ipakitang hindi sila nakikipagbiruan kanino man. Nang dahil dito ay nakaramdam ng galit si Robert at magkahalong emosyon, agad siyang nagpakawala ng research team at nag-offer ng $1,000,000 na reward sa kahit sino mang makakatagpo sa kanyang anak. Pero ang bawat sandali ay lumilipas at labis na nag-aaksaya ng oras. Hindi alam ng mga kriminal na si Loyal ay naging saksi sa bawat pangyayari mula sa isang puno sa di kalayuan. Ang dahilan kaya hindi ito kumilos ng kahit ano ng mga sandaling yon ay dahil alam niyang delikado ang sitwasyon at pwede nitong ikapahamak. Pagkaalis ng grupo ay tsaka lumapit si Loyal sa puntod at sinubukan pa itong hukayin. Kaya naman naisip ng aso na protektahan na lamang ang kaawa-awang binata dahil pakiramdam nito'y iyon ang tama. Sa ospital kung saan nagawa na rin ni Ruan na magkaroon ng bahagyang lakas at makapagsalita, ay nagawa na nitong maibigay sa isang nurse ang phone number ng kanyang ama. Nang madinig ni Robert ang boses ng kanyang anak, ay napaiyak ito ng sobra. Nagmamadaling pumunta ng komunidad si Robert para makita at mayakap ang anak. Gayun din ay magpasalamat sa lahat ng tumulong dito, particular na sa asong siyang nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Maging si Robert ay napahanga sa pagmamahal at pagiging tapat ng asong si Loyal, na nanatili lamang sa ospital para mabantayan si Ruan. Niyakap ni Robert si Loyal at napagdesisyon ng ito ay ampunin at maging parte ng kanyang pamilya, pero ang aso ay napatingin sa kanyang lugar at sa mga mamamayang nakatira doon na napamahal na sa kanya. Na kung nakakapagsalita lamang ito, ay alam nilang sasabihin nitong mas nanaisin niyang manatili na lamang na alam ng asong doon siya nararapat, kung saan siya lumaki at natanggap ng lahat. Gayunpaman, dahil sa kabutihan ng komunidad, ay nagawa ni Robert na parangalan pa rin ang lahat ng taga roon, kung saan nag-invest siya ng malaking halaga sa komunidad at nagpatayo ng isang modernong community center na may malawak na library. Nagpatayo din siya ng lugar para sa sports at ilang malakulturang aktibidad. Bandang huli ay nagtatag naman siya ng isang maayos na health center para sa intensyon na mas mapabuti ang buhay ng mga residente sa bayan. Gayun din, mapaglaanan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga kabataan. Sa ginawang yon ni Robert, ay mas naging malapit ang bawat residente sa bawat isa. Mas naging isa sila at nagtutulungan. Ikinasasaya ang bawat aktibidad at bagong buhay na nailaan para sa kanila. Si Robert ay nagsimula na ring maging animal advocate na nagtatag na
ng ilang organisasyon para mapangalagaan at maproteksyonan ang bawat abandonadong hayop na nangangailangan bilang pasasalamat kay Loyal na nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang puso. Ang lahat kailanman ay hindi malilimutan ang kabayanihang ginawa ng aso at ang ginawa nitong pagbabago sa kanilang komunidad.